What is up guys? For today's video guys, magluluto po tayo ng ating paboritong pasta, which is Parmesan shrimp pasta. So, una natin gawin, magpakulo tayo ng tubig na may olive oil, may asin para sa ating pasta. So, ito guys, gumagamit po tayo ng Italian pasta. So, for cooking time, lulutuin natin ating pasta from 8 minutes to 10 minutes guys. Siguraduhin natin medyo al dente yung ating pasta, yung hindi siya overcooked guys. So paikot lang natin ilagay kung sa siyang lulubog pag a few moments later. So after a few minutes, ito na yung itsura niya guys. So after a few minutes, pag umabot na siya ng 8 to 10 minutes, ibubuhos na natin siya sa ating strainer. So maglagay tayo ng yelo para mas mabilis lumamig at hindi madurog yung ating pasta. So ito na yung mga next ingredients guys. So may cherry tomato, may onion tayo. Kung may white onion, mas maganda guys. So may garlic, paprika, dried oregano, dried basil, at ang ating parmigiano reggiano. So i-grate lang natin siya guys para mas madaling gamitin. So meron din po tayong malinis ng shrimp. Isi-season lang natin yan mamaya-maya. So nakaready na yung ating parmesan na cheese. So magpainit lang tayo ng ating kawali. Maglagay tayo ng olive oil. Siguraduhin natin katamtaman lamang kasi nakakataba talaga yung oil. So sunod natin gawin, i-season na natin yung ating shrimp. Maglagay tayo ng Cajun seasoning, paprika or chili powder at asin. Bago natin lutuin ang ating shrimp. So ganito lang guys, ipapanser lang natin siya. Huwag natin masyadong lakasan yung apoy, dahan-dahan. Mga 2 to 3 minutes lang para hindi ma-overcook yung ating shrimp. Magdagdag tayo ng butter para hindi dumikit. Dapat guys, isi-season natin ng maayos ang ating shrimp para mas may lasa siya. So next guys, isiparit na natin yon. Tanggalin natin yung atong shrimp sa kawali. At isisusutin na natin yung ating mga aromatics, which is onion and garlic. So pag nakita natin caramelized na siya o nag-translucent na yung onion, so isunod na natin yung ating cherry tomato. Tingnan natin hanggang mag-caramelize siya bago natin isunod yung ating mga next ingredients. Sipi lang natin. Maglagay tayo ng ating chili powder para medyo maanghang, o paprika pang dagdag aroma din po ito. So at this moment guys, ibalik na natin yung shrimp natin. So kitang kita natin yung shrimp natin, hindi siya masyadong dry. Halo lang natin. Maglagay tayo ng black pepper, dried oregano at dried basil. Ihalo-halo lang natin for a few seconds bago natin ilagay ang ating pasta. So siguraduhin natin hindi masyadong malakas ang apoy para hindi siya masuno guys, at baka pumait yung ating mga sangkap. So at this point guys, ilagay na natin yung ating pasta. Napakasimple lang po nito guys. So ilagay natin ating pasta, haluin lang natin siya for a few seconds. So, nakita niyo guys, yung pasta natin hindi siya masyadong overcooked. So haluin lang natin siya. Siguraduhin natin mahalo na maayos. So at this point guys, yung ating shredded parmesan cheese or yung parmigiano reggiano, ilagay na natin on top.
So hindi tayo gagamit ng any cream kasi gusto nating medyo light lang yung ating pasta kasi health conscious daw tayo. Dahil natin mag-incorporate yung ating mga sangkap para medyo malasa siya. Naglagay din tayo ng ating Mediterranean tarto po. Ito po ay pesto sauce, guys, with truffle salt or truffle with truffle salt and mushroom. So magpiplating na tayo, guys. So ganito lang kasimple. Napakasimpleng recipe lang, hindi masyadong mabigat sa tiyan. So ganito na, guys. Magdagdag tayo ng ating dried basil. So kitang kita natin, guys. So kain na. Maraming salamat, guys, sa panonood. Hanggang sa muli. Let's dive in.